Sara, this is me again, the Anime Canlas, and welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin for today's vlog, some of my clients, nag-request sila kung paano daw ba i-assemble yung whole body mannequin. Okay, ayan, meron akong mga parts dito ng aking whole body mannequin, and ipapakita ko sa inyo yung step-by-step na pag-a-assemble ng whole body mannequin. At para hindi na mapahaba ang ating video, ipapakita ko muna ang mga parts ng ating mannequin. This one, ito yung susupport sa atin sa mannequin para tumayo yung ating mannequin. Kasi etong bakal na to is heavy duty. Ayun, medyo nangangalawang na kasi nga gamit na siya. And ipapakita ko lang naman sa inyo kung paano siya i-assemble. Okay, eto. Eto yung first na parts na kailangan natin para ma-assemble ang ating mannequin. Okay. Eto yung second part and meron siyang tornilyo. Ayan, aalisin kasi to eh. Tapos, ilalagay siya dito. Ayan, sa butas. Ayun. So, mamaya natin ipapakita kung paano ilagay dito sa ano. Then, ito yung bakal na stand para sa leg. Ilalagay natin siya sa foot. So, ito yung magsisilbing stand para tumayo yung ating whole body mannequin. Yung head natin, meron siyang support na, hindi ko alam kung ano to, pero ano siya, nilalagay siya dun sa pinakataas ng body. So, dito siya nilalagay, dito sa liit. Dito siya, oh. Ayan. Ayan, ganito siya. Like, for example, this one. Lalagay mo siyang ganyan. Tapos, ayan, ganyan siya. Iikot mo lang siya. Ayun, ganun. Pero para makita nyo yung step-by-step na pag-a-assemble talaga, ipapakita ko siya ngayon na mismo. Okay? Let's go! So, eto na at uumpisahan na natin ang pag-a-assemble ng ating full body mannequin. And syempre, yung sinabi ko nga sa inyo, yung first part na kailangan natin ay etong heavy duty na bakal. Ito yung susupport at saka ito, pati ito sa body or sa legs para mag-stand siya at para hindi siya umuga. So, mag-start na tayo. And ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay, aalisin natin ito. Ito. Itong tornilyo. Ayan. Listen natin yan. Tapos, kung makikita nyo, meron siyang butas, okay? So, ilalagay natin dito yung tornilyo. Okay? Ilalagay natin dito. Ayan siya. Ito, iiikot lang natin siya para higpitan siya ng tornilyo. Luwagan natin to para mapasok tong bakal. Okay? Luwagan muna natin siya. Tapos, ipasok natin to. Kulang pa. Baliktad pala siya. Baliktad. Sorry! Ayun. Okay. Tapos, kapag napasok na to, higpitan mo ng mahigpit na mahigpit kasi kailangan hindi siya nauuga para hindi gumalaw yung mga legs ng ating mannequin. So, eto na yung ating leg part. Okay? Wait. Eto yung legs natin. And kailangan muna natin ilagay ito. Kasi, ayan, kailangan natin unahin itong may block sa kabilang side ng leg para mailagay natin siya dito o maipasok natin siya dito sa may bakal. Okay. So, ito. Meron ulit siyang tornilyo dito. Okay. Then, luwagan ulit siya. Tapos, ipasok natin itong bakal. Ayan. Ayun. Swak. Masok. So, ayan siya. Pakita ko.
Kapag ano na siya, kapag stable na siya, higpitan mo lang siya. Pag alam mo nang stable na yung isang leg ng ating full body. Okay. Okay na to. Nandito na tayo sa isang leg and ilalagay na natin ang isa pang leg part ng ating full body mannequin. Okay, kukunin ko. Then, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay. Okay, wait lang ha. Harap ko lang siya sa inyo. Okay, ganyan siya. Okay. Like for example, diba, ito yung harap niya. Ito. Ito yung harap niya. Then, igigilid mo lang siya. Paganyan. Isa side mo lang siya. Ito yung harap. Isa side mo siya. Dito ako. Okay, again. Ito yung harap. Then, isa-side mo siya. Tapos, ayun, ipapasok mo siya. Wait ha, medyo kailangan lang natin ng sapat na pwersa dito, guys. So, ayan. Naka-side to, ha. Naka-side. Tapos, iikot mo lang siya. Ayan. Ayun. Paikot lang. Basta kailangan may force ka talaga para ilagay ito. Okay, kung mapapansin nyo, meron siyang butas dito. So, dito natin ipapasok yung sa part niya itong ating body. Ito siya. Ayan siya. So, ipapasok natin siya dito sa part ng ating leg. And then, yung paglagay dito, diba, ito, nakaharap siya. Nakaharap siya. Tapos, igigilid mo lang siya. Ayan. Parang yung leg kanina. Yung isang leg part kanina. So, isa-side mo lang siya. Tapos, ipasok mo siya dito sa butas. Ayan. Kapag napasok na siya dun sa butas, ayun. Isa-side mo siya ulit ng paikot. Parang ganun lang sa leg. Yung kanina. Ayan siya. So, dito, yung kamay na ang sunod nating ilalagay. Okay, wait. Kunin ko lang. Okay. Etong mga kamay niya, ano siya? Ayan, meron siyang ganyan. Hard plastic yung, ano niya, yung material niya. Then, ganito lang siya. Ilalagay mo lang siyang paganito. Tag ko siya. Ayan. Paganyan lang siya. Okay. Sana mag-gets nyo, guys. Ayun. Madali lang siya. Pero yung sa mga whole body ng panlalaki, ang hirap ilagay ng mga ganito. Ito na yung pangalawa. At ilalagay na natin siya dito sa last na kamay. Ayan. Ayun. Ganun lang siya. Then after that, syempre, ang ilalagay natin na pinakahuli ay ang tara! Head. Sa head naman, meron siyang dalawang black na parte. Ilalagay mo muna to. Ayan siya. Ito siya sa harap. Then, ito siya sa pag-ibaba. So, ito naman, ipapasok mo dito sa pababa. Okay? Sana mag-gets nyo. Tapos, iipo ko lang siya para humigpit. Okay? Then, after that, ilalagay na natin dito sa ating head ng mannequin kasi meron siyang butas dito. Okay, so ilalagay na natin to. Then, ayan na siya. O, diba? Ang ganda naman dito. Ito na ang ating napakagandang mannequin. And sana ay naintindihan nyo lahat ng aking pinaggagawa ngayong araw na to. So, ayun na nga. At hanggang dito na muna ang ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo ang video tutorial na ito, please like, comment down below kung meron kayong gusto suggest na mga video or mga tutorial at iba pang mga content. You can comment down below para magawin ko ito ng mga vlogs. Bago tayo magtapos,
huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos na i-upload. That's all for today. See you on my next vlog!